Magandang umaga, mga kahay. For today's video, kwentuhan ko muna kayo tungkol sa mga kababalaghan. Mahilig ba kayo sa nakakatakot na palabas? O sa mga haunted story ng mga ninuno natin? O kaya naman sa mga urban legend? Hayaan nyo na kwentuhan ko kayo tungkol sa istorya ng Diplomat Hotel sa Baguio. Alam kong hindi na ito bago kasi alam na natin ang istorya ng abandoned hotel na ito sa Baguio na tinawag nga na Diplomat Hotel. Makakaaya ang istoryang ito ay mula kay Sponge Master 14 na isang magaling na manunulat. So hayaan nyo na i-share ko sa inyo ang ginawa niyang kwento tungkol sa Diplomat Hotel. At ito ay magsisimula na ngayon. Sikat sa Baguio ang Diplomat Hotel na isa sa mga kinakakatakutang lugar doon. Marami kasing naka-witness ng mga kababalaghan sa lugar na iyon. Sa dami ng istorya ng hotel na iyon ay hindi ka magtataka kung bakit pinamumugaran ito ng mga naliligaw na kaluluwa. Ang kwentong ito ay isa lamang sa madaming kwento ng kababalaghan na nangyari doon. Ang kwentong ito ay nangyari ilang taon bago paggawin mo si Leo ang Diplomat Hotel. Wala kagamit-gamit doon noong mga panahon ito at puro bakas ng pagkuho at abandonadong lugar lamang ang mababakas dito. Member kasi ako ng choir sa simbahan ng school namin noong college. Isang araw, pagkatapos ng service namin, ay nagkaayayaan kaming magka-choir na magpunta sa Diplomat Hotel. Siyempre para dagdag banding na din at yung iba kasi sa amin ay hindi pa nakakapunta roon. Wala naman kami kinakakatakutan kasi umaga naman kami pupunta noon, kaya pumayag halos lahat kaming pumunta. Masaya kaming bumaba ng jeep at puno ng kantsawan at hiyawan habang tinatahak namin ang matirik na kalsada paakyat sa kung nasaan ang Diplomat Hotel. Bago kami makarating sa taas ay may lumang bahay doon na tila abandonado at walang nakatira. Bilang katuwaan ay nagkatakutan kaming magkakaibigan, kaya halos naghihiyawan at nagsisigawan ang ginagawa namin. Hanggang sa may matandang babaeng sumuway sa amin. Ilocano ang salita ng matanda na ang sabi, "Huwag kayong masyadong magulo at maingay. Maraming mga ligaw na kaluluwa sa lugar na ito. At kapag nagambala nyo sila ay hindi maganda ang kapalit sa inyo." Ipinagkabit-balikat lang namin ang sinabi nito kasi inisip namin na nakakatakot lamang siya. Tahimik kaming nagtinginan at panihim na naghahagikikan habang nagsasalita ang matanda. Kung balak niyong pumasok sa Diplomat Hotel, ay magdasal muna kayo at kausapin ng mga kaluluwa doon na hindi kayo manggugulo at humingi ng pahintulot sa pagpunta niyo. Mas mainam na huwag nyo na lamang ituloy ang pumunta roon at baka mapalo pa kayo. Muling pagbabanta ng matanda sa amin. Dala na din siguro na hindi naman naintindihan ang karamihan sa amin na sinabi niya ay hindi na lang namin ito pinansin bagkos nagtawaran pa kami ng malakas at may makaalis ang matanda. Hindi namin sinunod ang sinabi ng matanda na magdasal bago pumasok ng gate. Pagbukas ng gate, agad kami nagsitakbuhan papunta sa abandonadong building. Yung iba sa amin ay naglaro pa ng tago-taguan at iba naman ay nagsikuhaan ng picture. Bagaman may araw pa lang ito, pero sobrang dilim pa din sa iba't ibang sulok at silid ng lugar, kaya takot akong pumasok at dahil na rin kakaiba ang nararamdaman ko. Sa kada silid kasi ay may iba't ibang temperatura akong nararamdaman. Mayroon iyong sobrang lamig na tinatayuan ako ng balahibo at mayroon din naman katamtaman lamang ang temperatura. Dahil na din siguro sa mga naririnig kong kwento sa lugar na iyon at mga napapanood kong nakakatakot na karanasan ng iba doon, kaya nananatili akong pasilip-silip lang sa kada kwarto. Inikot namin ang buong lugar hanggang sa pinakamataas kung saan naroon ang may kalakihang krus at doon kami kumuha ng litrato. Nahintakutan ako na magaya ang isa sa amin na pumasok sa isa sa mga madilim at nakakatakot na silid upang doon daw kami kumanta.
Kahit labag sa kalooban ko ay napilitan akong pumasok dahil pumayag silang lahat. Kahit nanginginig halos kaming lahat sa takot at nagsisitaasan ng balahibo dahil sa kakaibang lamig na sumalumbong sa amin pagpasok pa lang sa silid. Agad kaming umayos ng arko upang maghanda sa pag-awit. Si Ate Shen ay nagpresenta na ibidyo ang aming kanta. Napili naming kantahin ang Lead Me Lord dahil may bagong arrangement na ginawa ang nagtuturo sa amin. Sa gitna ng aming pagkanta ay napansin kong tila hindi mapakali si Ate Shen na nagbibidyo sa amin. Gitlang-gitla ito na tila nanginginig sa takot at pinagpawisan ng malamig. Ang mas nakakapagtaka ay hindi niya iginagalaw ang cellphone na ginagamit niya magbidyo. Tutok na tutok lamang ito sa isang parte sa silid. Imbes na bidyuhan kaming kumakanta. Nagtataka man at sabay-sabay na nahihintakutan ay tinapos namin ang kanta at agad na umalis na lumanggosali na iyon. Hindi pa rin kumikibo si Ate Shen ng mga panahon yun. Ang daang palabas roon ay pababang kalsada ngunit nagkayayang kamang maglaro ng piggy bank riding at magunahan hanggang sa tapat ng lumang bahay. Game naman kaming lahat, mga lalaki nagbubuhat ng mga babae. Hindi lahat nakisama sa larong iyon katulad ko dahil mukhang delikadong gawin ang pagtakbo pababa doon. Humilera ang mga kalahok at pagbilang na tatlo ay sabay-sabay silang nagtakbuhan habang buhat ng mga lalaki ang mga babae. Sa pangalawang pagkakataon ay kinuna ni Ate Shen ang pangyayari. Katulad ko ay hindi siya sumali sa laro hanggang sa isang iglat na tumba ang isa sa mga kalahok. Si Mark na buhat-buhat si Jane ay hindi maipaliwanag ng dahilan ay bigla na lamang bumagsak at lumagapak sa kalsada. Isang malakas na sigaw ng pagmumura ang bulaslas ko. Kitang-kita ang paglagapak ng kaliwang hita ni Mark sa semento upang suportahan ang pagbagsak nila at nang hindi mapaano si Jane. Nagpanik kaming lahat at tumawag ng ambulansya. Nakita kami ng matandang babae na nagbigay ng babala sa amin bago kami pumasok ng Diplomat Hotel. Sinabihan kami na iyon na nga daw ang kinakatakutan niya dahil baka napagtripan na daw kami ng mga di nakikitang kaluluwa. Masyado kaming nahintakutan sa nangyari at tumakapado ang mga utak namin kaya hindi na namin siya inintindi. Pagdating ng ospital ay pinakita sa amin ang resulta ng x-ray exam sa binti ni Mark. Nagimbal kami nang makita ang pira-piraso ng buto sa binti niya na nagpapahiwatig na nag-crack ito sa matinding pagkalagapak sa sementong kalsada. Sa sobrang takot at nagihiyakan kaming lahat, hindi namin alam ang gagawin namin. Pinaliwanag ni Jane sa amin na tila daw may nagtulak sa kanila ng mga sandaling iyon. Nawala ng balansya si Mark sa pagtakbo. Sa pagkakataong iyon ay nagpasyang magsalita si Ate Shen. Guys, kailangan niyo makita ito. Pinakita niya sa amin na nakunan niyang video habang kumakanta kami sa isa sa mga gilid sa Diplomat Hotel. Nanlaki ang mga mata namin na mapanood ang video. Sa sulok ng gilid na may tilang maliit pang pintuan doon ay may dalawang aninong nakatayo na tila pinapanood kami habang kumakanta. Ang isang anino ay anino ng isang bata dahil maliit ito. Nagimbal kaming makita ang gumagalaw na ito na pabaling-baling ang ulo. Na tila sinasabayan ang pagkanta namin. Ang matangkad na anino naman sa tabi ay makikita mong anino ng isang babae dahil mahaba ang buhok nito. Nagsitaasan ang mga balahibo namin dahil kapag pinupokus mo ang video ay titignan ng babae, wala kang maaninag na mukha nito. Ngunit para itong titig na titig at hindi gumagalaw na tila alam mong nakatingin ng masama sa amin. Saka namin naalala ang pagbabanta na sinabi sa amin na matandang babae. Maari kayang mayroong ang hindi nakikita na sadyang nanulak kay Mark kaya ito nawala ng balanse at bumalagta. Maari kayang yung babaeng anino sa video ay nagalit sa pangbubalabong namin kaya naghihiganti. Hindi na namin alam basta ang mas iniisip namin ay ang kalagayan ni Mark. Galit na galit kami sa lubungin ng advisor namin sa choir pagdating nito sa ospital. Hindi kasi nito alam na lumabas kaming grupo. Galit niya ding pinagdidelete lahat ng videos na nakuhanan namin. Sinisi kaming lahat sa pagpapabaya namin at hindi kami makapalag dahil talaga namang kasalanan namin.
Magmula noon ay pinagbawalan na lumabas ang kwar nang walang pahintulot sa advisor at sa eskwelahan dahil sa aksidenteng nangyari. Umuwi kaming balisa sa kanya-kanya naming bahay. Sa hindi may paliwanag na dahilan habang naglalakad ako ay pakiramdam ko ay mayroong nakasunod sa akin at sa bawat katahimikan ay pawang may nakatingin lagi sa akin. Tinataasan ako ng balahibo at hindi mapalagay dahil sa takot. Spirit medyo mapapako kaya nagpasya akong tawagan siya at ilahad-lahat na nangyari. Galit na galit siya sa kinuwento ko. Sinisin niya ako dahil hindi ko daw alam ang ginagawa ko. Dapat daw ay alam ko na kailangan magdasal bago talaga muna kami o humingi ng pahintulot bago pumasok sa lumang-gusali na iyon. Sadyang mapanganib daw kasi doon at naniniwala siyang pinamumugaran nito ng mga ligaw na kaluluwa. Minililan niya ako na bumalik kaming lahat doon upang magdasal at humingi na kapatawaran sa mga nabulabog naming kaluluwa. Sinabihan niya din ako na magsama daw kami ng spirit medium o kung wala ay isang tao na may malakas na fighting spirit at pananampalataya ang dalhin namin. Hindi na ako nakatulog sa araw na iyon. Kinabukasan ay nagbahagi kaming magkakakwar ng kwento. Sa hindi may paliwanag na dahilan ay pawang pare-parehas kaming umuwi, naramdam na may presensya kaming naidala. Naramdaman ng bawat isa sa aming nagpunta sa Diplomat Hotel na tila may nakasunod na aming kaluluha na nahintakutan kami dahil pare-parehas kami na nararamdaman. Sinabi ko sa kanila ang bilin ni Papa. Maraming tumuto sa sinabi ko dahil takot na silang bumalik pa roon at ang iba namang mga kakwar namin na hindi kasama sa lakad ay hindi naniniwala sa sinabi ko at pinagtawanan lang ako. Sa bandang huli ay nagdesisyon kaming lahat na bumalik upang mawala na ang mga agam-agam namin at baka tigilan na rin kami ng kaluluwang sumunod sa amin. Wala kaming nadalang spirit medium, wala kakilala mga kakwar ko at tanging papa ko lang din naman nakakilala ko. Nagitla ako ng pakiusapan ako ng mga kakwar ko na ako na daw ang mag-lead sa gagawin namin. Natakot ako dahil hindi ko naman maintindihan na sinasabi ni Papa na malakas ang fighting spirit para mapakinggan ng mga kaluluwa, kumbaga parang isang spirit medium na din at higit sa lahat. Hindi ko din naman masasabi na malakas talaga ang pananampalataya ko, na tipong hindi ako maaano naman masasamang spirito. Hindi naman ako psychic kaya napanghinaan ako ng loob. Sinabihan nila ako na psychic ang papa ko kaya malakas ang pananampalataya nila na baka may ganoon din ako katangian. Dahil sa pakiusap ng mga kakwar ko at dahil na din sa kagustuhan ko matapos na ang takot sa aming lahat ay pumayag ako na ako ang mag-lead sa kanila. Nilakasan ko ang loob ko at sa Diyos ko na lamang ang gagawin ko. Sa totoo lang ay hindi ako alam ang gagawin ko. Wala akong idea na saan mang pwede mangyari sa akin kaya tinawagan ko ang papa ko at sinabi na wala kaming mahanap na spirit medium at ako ang napili ng mga kasama ko. Nahintakutan ang papa ko sa sinabi ko pero nagtiwala at naman siya sa bago kami muling makapasok sa lumang building ay pinamunuan ko ang pagdadasal. Kahit takot na tukat muli ay di kami pumasok sa silid kung saan may dalawang aninong nakuhana ng video at kung saan kami kumanta. Katulad ng lumang ni Papa, sinimulan ko ang magdasal at tingin. Nakapikit lahat ng aming mga mata. Sa kanagitnaan ng pagdadasal ko ng Apostles' Creed ay pinagpapawisan ako ng mga. Sa sobrang lamig sa loob ay nagtatayuan ang mga malahibo ko. Ang nakakatakot sa lahat ay hindi ko maalala susunod sa dasal ko. Oo, blanco ang utak ko at alam ko memoryado ko ang Apostle Creed at Ama namin. Pero sa pagkakataong iyon ay hindi ko maalala na tila hindi ko alam ang mga salita. Naalala ko ang sinabi ng papa ko na kapag nagdadasal ka daw na taimting katulad ng Ama namin, na alam mong memoryado at lagi mong dinadasal pero bilang hindi mo maalala. Ibig sabihin daw noon ay may mga multo o mga kaluluwa sa paligid. Ang pinagtataka ko, blanco ang utak ko at wala akong maalala pero tuloy-tuloy naman ang aking pagdarasal. Tila may nagagahit sa bawat pagbigkas na gagawin ng aking bibig. Hindi ko may paliwanag pero pakiramdam ko ay may nakaalalay sa akin. Natapos namin ang dasal at nang gawin namin iyon ay tila umaliwalas ang paligid. Yung mabigat na nararamdaman namin magmula pa kahapon ay tila naglaho parang bula.
Umalis kami roon na wala ng agam-agam at takot ng isa't isa. Pinuntahan namin si Mark sa ospital at nalaman namin na may chance pa siyang makapaglakad dahil lalagyan ang bagal ng binti niya at kailangan lang na proper therapy upang gumaling ito. So mga kaaye, dyan nga nagtatapos ang kwentong ginawa ni Spongemaster 14 about sa Diplomat Hotel. So mga kaaye, tumaas din ba yung balahibin nyo habang pinapakinggan nyo itong kwento na ginawa niya? Kasi talaga ako mga kaaye, talagang habang ginagawa ko itong video na to at sinasalaysay ko yung kwento niya ni Spongemaster, ay talaga namang nagtataasan yung balahibo ko. Usually talaga sa madaling araw ako gumagawa ng video vlog ko, pero hindi ko talaga siya nakayang gawin kaninang madaling araw kasi natatakot talaga ako mga kaay, kasi talagang tumataas yung balahibo ko, parang lumalaki yung ulo ko. So ginawa ko siya, kinontinyo ko siyang gawin ngayong umaga kasi mas hindi nakakatakot talaga. So mga kaay, that's it for today's video. Kung nagustuhan nyo po yung video ko for today, please do like, share, and leave a comment down below, and don't forget to subscribe to my channel. Thank you everyone, I'll see you again on my next video. Bye bye. I don't wanna say anything.